Good morning po sa atin lahat. It's already 9:32, so inahaniya ako po lahat na pumasok na sa ating worship hall para makapagsimula na po tayo sa ating panambahan. In 1 minute, magsimula na po tayo. Ng Panginoon dahil ngayong araw ay maaraw at di na umuulan, pero may possibilities pa rin na ulan sa gabi. Pero sa kabila lang yun ay nandiyan pa rin ang pangako ng Panginoon na kahit na umuulan ay darating pa rin talaga ang araw ng magandang Panginoon. So this past few months, this past few weeks, marami pong nangyari sa atin sa bansa. Nagkaroon ng pagbaha, nagkaroon ng bagyo, and marami po nasalanta, hindi lang sa mga probinsya, pati na rin dito sa Manila, and super affected tayo dahil sa Manila bihira lang talaga magkabaha, and parang yung last na experience natin ay nung Ondoy pa ata or nung Habaga, and recently yun nga nagkaroon ng baha and we're not prepared for it. Syempre maraming sobrang naapektuhan, mga bahay na may mga hayop na namatay, maraming nag-evacuate dito pa lang sa village natin. Pero sa kabila ng yun, nandiyan ko rin ang Panginoon para pakalmahin tayo sa kabila ng lahat. Hindi lang sa bansa, maraming nangyari sa school natin. Kababalik ng mga estudyante sa kanilang school, pero bumagyo nga, so medyo nagka-delay ulit. So work naman, maraming struggles, maraming stress. Marami tayong kailangan tapusin, mga i-meet na requirements. Marami tayong kailangan pagsamahan na office mates. Mga ganun. So marami tayong experiences. Personally, marami rin nangyari sa atin. Personal struggles sa relationships. Personal struggles sa career, sa studies, personal battles sa kung ano man yung na-experience natin. Diba? May mga problema tayong dumaan this past few weeks. Marami tayong na-experience na hindi lang puro sa'yo. Marami, to be honest, marami tayong talaga na-experience na problema. Not just financially. Marami tayong ma-experience sa problema, pwedeng mentally, emotionally. But sa lahat ng yun, nandyan pa rin ang pangako ng Panginoon sa atin na siya ang magbibigay sa atin ng peace. Pakawakan natin yung verse sa Philippians 4:6-7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. This peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. So, bago po tayo magsimula, ay tumayo po tayo at manalangin tayo sa ating Panginoon. Lord God, salamat po sa umaga na ito na binigay sa amin. Pinapupurihan ka namin, Lord, at ikaw talaga ang nag-iisa, tanging Panginoon na nag-iisa namin sandalan sa lahat ng problema, sa lahat ng saya na meron kami. Pinapupurihan ka namin, Lord, dahil sa kabila ng lahat ng mga struggles namin ay narin ka, hindi mo kami pinamabayaan, at lagi mo kami binibigyan ng peace at reminding us na kapag lumapit kami sa iyo ay matatapos ang mga masamang naramdaman namin, ang mga anxieties namin. Lord, salamat po, Lord, sa
kabila ng mga problema ay hindi mo pa rin kami kinakalimutan na bigyan ng mga blessings. Maliit man o malaki, hindi mo kami pinapabayaan na magutom, na manatili sa na nag-iisip sa problema namin. Maraming salamat po, Lord, sa pagbabasa ng mga salita mo ay nare-remind kami na meron talaga ng kalapitan at meron assurance na ikaw ang magre-resolve ng mga problema namin. Lord, patawad sa aming mga nagawang kasalanan, panawarin mo kami sa mga actions na hindi maganda na nakasakit sa aming kapwa, na nakasakit sa damdamin mo. Patuloy niyo po kami ilig sa tamang landas sa tuloy kami ay naliligaw. Patuloy niyo kami i-remind na gawin ang mga tamang bagay para sa ikabubuti sa iyong paningin. Maraming salamat po, Lord, dahil sa kabila ng lahat ng kasalanan ay handa ka pa rin napakinggan ang aming mga panalangin. Patawarin niyo po, Lord, kami sa mga salitang nabitawan namin at sa mga masamang naisip namin na hindi talaga naayon sa iyo. Ngayon po, Lord, ay patuloy kami nagpapasalamat sa provisions mo. Patuloy kami nagpapasalamat dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng wisdom, ng knowledge na kailangan namin, ng peace of mind na kailangan namin para mabuhay sa araw-araw. And sa araw na po, sa pamamagitan ng salita mo ngayong araw, sa pamamagitan ng mga katang awitin namin na wari magsilbing guide ito, gabay ito sa magiging buhay namin sa mga susunod na araw. Bulay, kayo pa rin po ang magiging sentro ng aming buhay sa mga susunod na araw na kami ay nabubuhay. Muli, samahan niyo po kami sa araw na ito. Sa matalis na pangalan ni Jesus. Amen. Awit na natin ang pangalan.
itaas po natin ang ating mga kamay, ang ating mga boses sa kanya. Sa lahat ng kanyang mga pangako,
at sa pamamagitan ng aming panalangin, ito ay ating matatanggap. Manalangin po tayo. Our Father in Heaven, banal at dakilang Diyos, lubos po ang aming masasalamat sa biyaya mo na kami po ay narito bilang iyong iglesia ng Lord of Life Christian Fellowship. Sama-samang sumasamba, nagpupuri sa iyong kadakilaan at katotohanan. Nagpapasalamin po namin ang iyong pagbutihan sa bawat isa sa amin, sa patuloy na pagpapanatili ng aming pananampalataya. Patawarin mo po kami sa panahon na kami ay sumasalangsang sa iyong kalooban at nagkakasala. We thank you, Father God, sa mga pagtutuloy. We pray, Father God, sa iyong pagtutuloy na magkaroon kami ng pusong pagpapakumbaba upang labis po namin maunawaan ang iyong kalooban. Help us, Father God, ilayo mo kami sa lahat ng uri ng tukso at protektahan mo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan at kasamahan. We pray, Father God, na pagkainan mo po ang ating mga puso sa pang-araw-araw ng aming mga pamumuhay. We pray, God, na patuloy na linisin mo po ang aming mga puso at pag-iisip na pinagmumula ng aming mga pagkakasala. Patuloy po kami nagpupuri at sumasamba sa iyo matotohanan na dakilaan mo. At kapangyarihan ang aming nag-iisang Diyos na buhay na umiibig, nag-alis sa amin mula sa makasalanang kalagayan. Nagkaloob sa amin ng kaligtasan at pag-asa. Thank you, Father God, sa pagkakaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus, na tumubos sa aming mga kasalanan at ang gabi ng buhay na walang hanggan. Dakila at banal na Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa pagsama ng iyong banal na Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na nagpapagay at patuloy na lingkod sa Iglesia. Salamat po sa provision na inyong pinagkaloob sa Iglesia at sa bawat pamilya. Ipinagpapasalamat din po namin ang iyong patuloy na katapatan sa pagkakaloob mo po ng paggabay at pagsama sa lahat ng lingkod na gumaganap sa kanilang gawain, ng mga ministeryo na pinagkatiwala sa bawat elders at deacon, at mga tagapangaral ng iyong sila at katotohanan. Dakila at banal namin Diyos, patuloy po namin tinataas, ipinapadalangin, nabigyan po kami ng guidance, wisdom, direction, protection, nakakahingain at kapakalooban po kami ng kalakasan, kapayapaan at kagalaan ng aming mga puso. Makapaglingkod po sa iyong kahalian, kasama mga lingkod at mga magagawa ng iglesia ng bawat ministeryo. Na pinagkatiwala mo po sa bawat church leaders, elders at deacon, mga missionaries, ministry coordinator, preaching ministry, discipleship, community, praise and worship, Sunday school, youth ministry, prayer ministry, church planting team, batas at outreach, at ang LOLCC Kalisa. Dalangin namin, Father God, ang patuloy mong pagpapalain po ang lahat ng mga ministeryo na iyong pinagkatiwala sa iyong iglesia. Dakila namin, Diyos, naalala din po namin ang aming mga kapatid na may mga karamdamang physical at spiritual na panghihina, mga kapatid na may mga suliranin at may kinakaharap ng mga pagsubok, takot, mga pag-aalala sa bawat bagay na nagparalayo sa kami sa inyo. Dinidilig po namin ang iyong pagpapagaling at mayamang biyaya ng pagpapalang spiritual. Kagalakang patuloy mo pong kakalingain, palalakasin ang aming pananampalataya. At magtitiwala ko sa iyong mga pangako, kailanman ay hindi mo kami pinabayaan sa iyong mga habag at biyaya. Help us, Father God, na manatili kami sa iyong magtitiwala at mananampalataya. Patuloy po kami dumadalangin naman na paglabay sa mga gawain sa paghahanda para sa annual planning ng BCA at batasan. Mag-revive ang mga inactive members po namin ng mga kapatid sa tulong po ng pagbisita ng mga elders ng iglesia. Patnubayan ang pagpalain ng paglago ng current 46 small group ng iglesia. Magkaroon po ng karagdagang small group leaders para gagabay sa mga bagong mananampalataya mula sa BCA at batasan. Sa pamamagitan ng community of disciples, magamit ang buwan ng equipping ng mga small group leaders para sa encouragement at training. Patuloy din po namin tinataas ang iyong kaparaanan at kalooban sa mga paghahanda ng pagkakaloob mo po ng pastor sa iyong iglesia. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang bansang Pilipinas at ang buong mundo. We pray, Father God, tulungan mo po at gagabayan ang lahat ng ahensya ng gobyerno, makapaglingkod ng mabuti at mabuti. Ang mga government employees and officials, chief executive, president, vice president,
senators, congressmen, mayors, councilors at mga punong barangay. Pagtalawang po sila ng iyong pagtawid at mabuting puso ng karunungan, lalo tigit Panginoon sa peace and order, sa education, economics, health, disaster management. Itinataas din po namin ang pagpapaunlad ng agriculture na magkaroon ng sapat ng mga paninim at anim ng mga pangunahing produkto na aming mga pangailangan. May sagawa rin po at naipatupad ang lahat ng programa na mailatag ng government na makatutulong po sa mga mamamayan. Paunlarin din po ang aming kalunghiya ng bansang Pilipinas. Patuloy din po namin tinataas ang katiyakan ng stability ng West Philippine Sea. Pag-iingatan mo po ang mga mangingisda at mga Philippine Coast Guard. Dakila namin Diyos, pagharian mo po ang aming bansa, Pilipinas. Pag-iingatan mo po kami sa anumang kalamidad na aming mga kahaharapin. We pray, Father God, na patuloy ka makilala ng bansang Pilipinas at ang buong mundo na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Nalimitihan ang lahat dito sa ibabaw ng daigdig na pinagmumulan ng kaligtasan, kapayapaan, pag-asa. Higit ang iyong katapatan po ng iyong galisi at wagas mong pag-ibig sa sangkatauhan. Patuloy po namin inaalala at natamasa namin kaligtasan na pinagtalugod po sa amin ang imbugtong na anak na aming Panginoong Jesus na matay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay tubusin at magkaroon ng kaligtasan mula sa mga kasalanan at ang sino man sa kanya ay tumanggap ay hindi magpapahamak kung hindi magkaroon ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa kalayaan na kami ay mga panalangin sa inyo. Ang lahat pa po na ito ay naiilap namin binabalik ang pinakamataas na papuri ng pagsamba sa patnubay na yung banal ng Espiritu Santo at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa panalangin ng Diyos. At patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Share ko lang po yung verse from Isaiah 43. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not quench you. Ang nagsasalita po ito, uli ko, ay ang Diyos. And isa po sa mga verses na ang Diyos ang nagsabi na hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng problema, sa lahat ng struggles na meron tayo. Malaki man o maliit man o malaki, kapag hindi natin nakalimutan na lumapit sa Panginoon, kapag hindi natin nakalimutan na manalangin sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. So patuloy po tayo mabawi, tumayo po tayo na. Yeah.
tayo. Panginoon, maraming salamat po sa awitin na binigay mo sa amin. Maraming salamat po sa mensahe ng mga salitang ito. At naway, ma-remind kami na ikaw pa rin talaga ang Diyos namin sa lahat ng oras, sa lahat ng araw na siyang magbibigay sa amin ng lahat at bibigay sa amin ng buhay para mabuhay sa araw-araw, para gawin ang mga dapat namin gawin ng naayon sa iyo. Maraming salamat po at patuloy mo kami bless sa pagkita ng mga salita na marinig namin ngayon. Ikaw pa rin ang patuloy na maghari sa aming buhay, sa aming mga puso. Maraming salamat po, Lord, sa mga bagay mo ito. Maraming salamat po, Lord, sa kasiyahan na pinibigay ang mga salita mo sa amin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bahali na po tayo ang magsupo at dito na po ang pagkita ng pagsalita natin ng mga. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Sino nga po bala yung nandito nung nakaraang linggo, nung nagsalita si Pastor Sam? Oh, madami-dami ano. Mari po bang tulungan nyo ako dun sa, patungkol dun sa may binanggit si Pastor Sam noon, nung isang linggo, tungkol sa may mga ipinagagawa sa atin, ang Diyos, na tila mahirap, tila madali, pero ang hirap gawin. Pero posibleng gawin. Ngayon yung mga naalala ba kayo na ano? Love your enemy. Oo, ibigin mo yung kaaway mo, no? Love your enemy. Parang ang hirap gawin, no? Meron pa bang nakaalala sa ating iba? Kung madami siya nabanggit eh. Hindi ko lang na... Hindi ako nakapag-take notes. Anyway, keep holy. Napakahirap din gawin, ano? Sa lahat ng panahon. Sa ibang, siguro, paminsan-minsan, madali. Pero yung lagi, mahirap ano. Mahirap gawin, mukhang madali, pero mahirap gawin, pero posibleng gawin. Kaya natin gawin. Isa sa mga ipinagagawa pa sa atin na tila madali, subalit mahirap gawin, ay ang tatalakayin natin ngayong araw, ano, yung pagbibigay ng ikapu. Simpleng kautusan, subalit sa tingin ko ay maraming nahihirapan tumupad nito at aminin ko po, isa na po ako sa nahihirapan diyang sumunod, ano, o faithfully makatupad nito. Kumusta po tayo? Tapat po ba tayong at na nakatutupad sa pagbibigay ng ating tithes and offering? Kung isa po kayo sa tapat na nakapagbibigay, ay binabati ko po kayo at ipagpatuloy nyo po yung magandang gawain na yan. At kung bakit naman tayo nahihirapan tumupad ng tapat, yan ang ating aalamin sa umagang ito, ano po. Susubukan nating alamin ang mga sanhi, o ilang mga sanhi, maraming mga bagay, maraming dahilan, at yung mga babanggitin natin mamaya ay ilan lamang sa mga bagay kung bakit tayo nahihirapan magbigay. At para malaman natin, maayos natin ito, at sa gayon ay makatupad tayo sa gawain ito. Ang ating pong teksto ay magmumula sa Lucas 16:10-13. Maaari po ba tayong tumayo upang sabayan ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Lucas 16:10-13. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito,
Sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliting maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Maaari po tayong pag-upo. At yan po ay ating babalangkasin sa apat na punto lamang. Ano? May ikling punto, naway hindi kayo mainit sa kahabaan at sisikapin natin maging maikli. Tithing, yun po yung naibigay sa ating topic. Ano? We are all stewards. At may apat na punto. Ano po? Sa totoo lang po, medyo challenging. Nahirapan po ako sa topic na ibinigay sa akin ngayon. Parang dalawa po kasing magkahiwalay na topics. At isa tungkol sa pagiging steward at ang isa naman ay ang pagbibigay ng ikapo. Gayunpaman, sisikapin po nating bigyang koneksyon ang dalawang ito para maging isang sermon sa araw na ito. Samahan niyo po kasi yung maikling panalangin. Ama namin na salamat po muli sa pag-araw na ito na ginawa ninyo na ma-enjoy namin ang araw na to at makapakinig kami sa inyong salita at hindi lang po makapakinig at higit sa lahat ay maipamuhay namin ang mapapakinggan namin salita ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Stewards of little things. Malilit na bagay, no? Bakit nasabi natin kanina sa ating topic ngayon na lahat tayo ay stewards o katiwala, dilingid po sa ating kalaman na lahat ng kung anuman meron tayo ay nagmula itong lahat sa ating Panginoon. Maging pera man ito, kapangyarihan, kalusugan o ano pamang bagay. Dahil katiwala tayo ng Diyos, nais niyang pangasiwaan natin itong lahat ng mabuti. At kabilang nga dito ang na maging maliliit na bagay. Hindi lang po malalaking bagay, maging maliliit na bagay dapat natin pangasiwaan mabuti. 10, ano sabi sa 10? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ayon sa kababasa po nating verse, masusubok agad natin kung tama ang ating pangasiwa sa maliliit pa lamang na mga bagay. Kung hindi na tayo mapagkatiwalaan sa maliliit na lamang na bagay, ano pa kaya sa malalaking bagay? Yan po yung sinasabi ng verse. Hindi po kasi dahil maliit lamang na bagay, binabaliwala na natin. Di na natin binibigyan ng importansya o halaga ang mga ito. Minsan, may tendency tayo na hindi na tayo natin paghusayan o ang naiatas na gawain sa atin. Ano bang kinabibilangan nating mga ministries? Simple at maliit lang naman kasi ang gawain. Yan. Minamaliit natin masyado. Pwede na yan. Di naman yan mapapansin eh. Okay na yan. O di kaya, ang pinakamatindi nito dahil simple lang, ipagpapaliban pa natin. Ay, bukas na yan. Saka na yan. Hanggang maalaman natin, eh, gahul na tayo sa oras. Hindi na natin maibigay ng mahusay ang ating serbisyo sa ating Panginoon. Bawa ito, simple lang. Paghatid ng mensahe, ito, eh, sa tingin ko po, sabi nga nung Pastor Rodil ba yan, sabi ni Pastor Sam, ano? Mas mahirap daw yung magsaka ng buong araw kaysa gumawa ng sermon. Eh, kung mamaliitin mo pa to,
eh talagang hindi ka makakapagbigay ng mabuting sermon at hindi mo makukuha ang gusto na isabihin ng ating Panginoon. Bukas na lang, mas madami pang importante kaysa dyan. Kung i-rephrase ko po natin ang verse 10, ganitong kalalabasan yan. Kung sa maliit pa lamang na bagay hindi na tayo mapagkatiwalaan, ano pa kaya sa malalaki? Kung tungkol naman po sa pera ang pag-uusapan, saan ba nagsimula ang mga mandarambong? Mandarambong ng kaban ng bayan. Sa malamang, sa maliliit na bagay din. Pakupit-kupit konti hanggang sa nasarapan. Uy, sarap pala mangupit. Sarap pala lustayin ang kaban ng bayan. Hanggang pag nanakaw na talaga ito at nauwi sa tinatawag na plunder o mandarambong. Ang masaklap nito eh, may limit pa silang linagay, may ceiling pa silang linagay. Ay hindi ceiling, at least 50 million daw para matawag na plunder. Eh di gawin mo lang 49 million, di ka pala plunderer. Number 2, stewards of little things kanina, stewards of worldly things. Yung worldly things dito, hindi po yung ano eh. Akala ko nga yung makamundong hangarin, hindi po. Ano ba yung sabi dito? Kaya, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, worldly things, kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Nasabi natin sa kanina na sa ating panimula na lahat ng anumang meron tayo ay galing ito sa lahat sa ating Panginoon. Ganon din naman ang lahat ng nasa paligid natin ay galing din sa Kanya. Galing sa Kanya, kaya pag-aari niya itong lahat. Yan ang sinasabi sa Colossians 1:16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. At kung pag-aari po niya itong lahat, dapat natin itong pangalagaan. Nilikha niya rin po tayo, di po ba? Kaya dapat din natin pangalagaan ang ating katawan. 1 Corinthians 6:19-20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Sino may magpag-aari nito? Sabi, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya ang purpose, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Hindi natin ito pag-aari sapagkat binili na tayo ng Diyos. Kaya ang purpose ay gamitin itong katawan na ito upang maparangalan ang Diyos. Paano nga ba tayo makapaglilingkod? Paano po tayo makapaglilingkod na maayos sa Diyos kung pababayaan naman natin ang ating kalusugan? Eh, yung subukan nyo na ba sumakit ang ngipin nyo? Simpleng sakit ng ngipin, eh sirang-sira na ang araw natin. Ano pa kaya kung buong katawan pa kaya? Health is wealth, ika nga. Maging ang kalikasan, dapat din nating pangalagaan. Ang pagpaputol ng mga puno, pagkakalbo ng kagubatan, nagiging sanhi ng pagguho ng lupa at pagbaha. Nabanggit nga kanina na binaha tayo nung mga ilang linggo nakaraan. Kaya nga binaha tayo dahil sa kapabayaan, sa kalikasan, sa kapaligiran.
Ang patuloy din po, ito, masaklap ito eh. Talagang dati, panahon namin, natatandaan ko, hindi kami nagtatapon ng kahit yung wrapper ng candy, naghahanap kami ng basurahan para itapon. May mga panahon pa ng mga mag-aaral noon na binabaon nila yung kanilang mga basura hanggang makarating sa bahay at doon nila itatapon. Ay ngayon po naobserbahan ko, palibasa yung bahay namin ay daanan ng maraming tao. Nauso ngayon yung umiinom ka ng soft drinks na linalagay sa plastic na may straw. Kung saan na lang abutan yung bata, nako, andyan na, itatapon yung ano. Anong yung maliliit na bagay na to, anong sanhi nito? Yan yung mga nagbabara. Siguro dito, yung daluyan ng tubig dyan, sa malamang umapaw yan dahil nagkandabara-bara na dahil sa basura. Pero bago po nito, ano pong na-experience natin nung summer? Malaimpernong init naman sa Pilipinas. Nagulo na ang kalikasan at eto na, sinisingil na tayo sa ating kapabayaan. Saan po tayo nakakita na pumapatak ang niebe o snow sa disyerto ng Texas? Alam ko po, disyerto yan. Hindi po lumalamig, pero walang snow. Pero ngayon, nagkaka-snow. Saan binabaha yung disyerto ng Las Vegas? Nang Dubai, disyerto, binabaha. Yan po ang mga sanhi ng ating kapabayaan. Number 3, stewards of others' property. Hindi lamang po sarili nating pag-aari at kayamanan ng mundong ito ang ating dapat pangalagaan, kundi rin naman ang pag-aari ng iba. Alam niyo po, hindi niyo natatanong, mahilig po ako sa, ang hobby ko ay carpentry. Maging alwage, maging carpintero. Napakahilig ko po dyan. Salamat sa Diyos, nabiyayaan po ako ng makapagpundar ng mga gamit sa carpentry, hand tools, maging mga power tools. Eh, problema po, pag ginamit ko ito, nabubulabog. Hindi lang sila Francis, pati yung mga kapitbahay. Ang ingay kasi, yung pag ginamit may mga power tools. Ang ano nito, alam nila na saan nanggagaling yung ingay. Alam nila tuloy na meron akong gamit na power tools, kumpleto. Siyempre kung alam nila kung kanino ihiram. Yun ang problema. Okay lang po kung martilyo o yung tawag nilang plies, pliers, screwdrivers lang hiramin. Hindi naman nagagasta yan. Paano kung yung mga may mga talim na pag hiniram, pagbalik sa'yo, mapurol na, ipapahasa pa kaya nila yan? O di kaya may motor na pag ginamit, sira na yung motor, sunog na, ayaw na gumana. Ikaw na may, nagmamay-ari, tayo pa yung nagkakaproblema pagkapag hindi natin pinahiram. Madamot yung dating natin, ano? Kapag pinahiram mo naman at nasira, sorry. Mabuti kung may sorry pala. Mapagkakatiwalaan ba, pa ba muli ang mga taong ito kung alam nating hindi ito mabuting mga laga? Alam naman natin lahat na kapag sinabi nating hiram, hindi ito sa atin. Hiram nga eh. Ito ay pagmamay-ari ng iba. At ganyan din ang lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi natin pag-aari, kundi hiram lamang natin sa ating Panginoon. Kaya dapat nating pangalagaan. Habang nasa atin ang hiniram na bagay, umaasa po ang nagpahiram ng may-ari na pangangalagaan natin ito. At siyan din naman tungkulin natin mga nangihiram. Nang sa gayon, kapag dumating ang araw na kailangan natin ibalik o sa uli, nasa dating maayos na kalalagayan yung hiniram natin, kundi man masigit pa kaysa dun sa
hiniram natin. Dami pong hiram eh. Pusok-usok hiram. Kung pera ito pinag-uusapan natin, yung hiniram, ganun din naman ang pinagkatiwalaan tayong pahiramin, kaya tungkulin din nating ibalik ito. Hiram tayo, umutang tayo ng pera. Huwag naman nating hintayin pang singilin tayo. Ayun, siningil nga tayo ng hiniram natin yung kalikasan, siningil tayo ng kalikasan. Hinintay pa nating singilin tayo. Magkusa naman tayo, humiram tayo. Hindi naman pinupulot o winawalis lang ng mga yung mga perang pinahiram sa atin. Pinagpaguran din naman nila yon. Kaya dapat lang ibalik kung pera yan. Ano? Kaya maliit man halaga o malaki. Iba po yung bigay kaysa hiniram. Bigay, salamat, hindi mo kailangan ibalik. Yung hiniram, inutang, ibalik. Utang is utang, igang. Ang problema sa Pinoy, ikaw na nagpa-utang, ikaw pang masama kapag siningil ka. Samantalang hindi naman dapat umabot sa paniningil. Magpusa naman tayo. O mas bagay siguro na mahiya naman tayo. Ayan. Ang sabi sa 12, at kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? 4. Uy, bilis natin. Ano? Stewards of our services to God. Ton. Tinanong ako ni Tonton kanina eh. Rap, isang oras ba yan? Titignan kita pag natulog ka. Ibig sabihin, matagal ako. Malapit na makatulog si Tonton. Pero fourth, ano na tayo? Nasa fourth one na tayo. Napaka-importante po ang tinatawag na discernment. Dapat lubos ang ating kalaman kung ano at sino ang pinaglilingkuran natin upang hindi tayo malihis. 13, sinasabi. Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Pangalagaan natin ang ipinagkatiwalang gawain sa atin ng Diyos at pagkusayan natin ang paglilingkod sa Kanya sa lahat ng bagay ng buong katapatan para sa kaluwalhatian niya. At ito sinasabi sa 1 Corinthians 10:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Tapos na po yung ating 4 na punto. Ano? Pero ang tanong, kanina pa natin sinasabing tayong lahat katiwala o steward ng lahat na meron tayo, ng lahat ng nasa ating paligid. Pero ano ba yung relasyon nito o kabuluhan nito sa pagbibigay natin ng tithes o ikapu? Paano ba nakaka-affect dito sa ating pagbibigay ng ikapu? Para masagot po natin ito, maganda sigurong alamin muna natin kung bakit ba tayo nagbibigay. Ano ba? Bakit ba? At bakit din tayo nahihirapang tumupad nito? Gaya na sabi ko po kanina, maraming dahilan at ito ang ilan. May individual na dahilan tayo na hindi ko alam kung ano yung mga personal at individual na pinagdadaanan natin. Ano? Pero ito ang ilan sa mga dahilan. Bakit tayo nagbibigay o naghahandog ng ikapo? Unang-una, ang pagbibigay po ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. Isang uri po ng pagsamba yan. Gaya po ng pakikinig ng mensahe, isang uri ng pagsamba yan. Yung pag-awit kanina, isang uri ng pagsamba. Pakikibahagi sa komunyon, isang uri ng pagsamba. At ibang parte pa ng Sunday services. Hindi lang Sunday services, pati yung mga ministries natin. Ang pagbibigay ng ikapo, tayo sa isang anyo
at exercise ng pagsamba. Nag-aalay tayo dahil sinasamba natin ang Diyos. Mga Kawikaan 3:9. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Pangalawang dahilan, bukod sa ito ay isang uri ng pagsamba, ito ay pagkilala sa Diyos. Kapag tayo po ay naghahandog, nagbibigay, kinikilala natin na lahat na kung anong meron tayo ay nagmula itong lahat sa Diyos. Awit 24:1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Buong daigdig at ang lahat ng naroon, yun po'y pag-aari ng ating Diyos. Pangatlong dahilan, bakit tayo nagbibigay? Ito po'y isang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Kinikilala natin na galing sa Diyos ang lahat, kaya't dapat lang nating papurihan at pasalamatan. Papuri, pasasalamat sa kanyang katapatan at walang sawang provision sa araw-araw. Nagpupuri po tayo dahil sa kanyang katapatan at walang sawang provision sa araw-araw. Filipos 4:19. At buwat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po, maganda ito. Pang-apat na dahilan bakit tayo nagbibigay. O dapat magbigay. Upang lumaganap ang salita ng Diyos. Bakit po upang lumaganap ang salita ng Diyos? Ang katatapos lang pong buwan ay inialay natin o linaan natin o ginugol natin sa patungkol sa mga misyonero, hindi po ba? Para lang po sa kalaman ng lahat, ilang porsyento po ng tithes and offering natin ay napupunta sa mga misyonerong sinusuportahan natin gaya ni na natatandaan nyo si Eva Abad ng Vietnam, si Bel Berania ng Morocco na ngayon ay nagtatapos ng PhD niya sa Amerika yata. Ang mag-asawang Chris and Doty ng Maharlika Village, isang Muslim community sa Taguig. At ang ating very own na si Lem Castro mula sa ating iglesia. Ano po. Sa madaling salita, nagiging kabahagi at katuwang tayo ng mga manggagawang ito kapag tayo'y tumutulong sa pagbibigay. Ano sabi ng 2 Corinthians 9:12? Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan. Hindi lang po yung pangangailangan nila siguro na material or financial help, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pasasalamat nila sa Diyos. Yung pagbibigay doon, pagtulong sa mga misyonero ay nakapupuno ng kanilang pangangailangan, financial at higit sa lahat, lalo silang nagpapasalamat sa ating Diyos pagka nabibiyayaan sila niya. Number 5, kaya tayo nagbibigay, pagtitiwala sa Diyos. Ang pagsunod po sa pagbibigay ay hindi po kabawasan. Hindi nababawasan ang ating financial na kalalagayan o ang ating kaban. Bagkus ay nag-uumapaw pa nga. Opo, totoo po yan. Kung minsan hindi lang natin napapansin. Ano. Ito sabi ng Malakas 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi ng tahanan, sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito. Kung hindi ko
buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kung alam natin ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay, eh, bakit naman kaya tayo nahihirapan sa pagtupad? Ito po rin ang ilang mga dahilan ano, na maaring mamulat tayo sa katotohanan. Number one, bakit tayo nahihirapan magbigay? Maling kaisipan ng pagmamay-ari. Maling kaisipan ng pagmamay-ari. Kung iniisip natin dahil sa sarili nating pagsisikap, kakayanan, galing lahat ito sa ating sariling pagsisikap at kakayanan, meron tayo, imbes na galing ito sa Diyos, magiging mahirap nga para sa ating magbigay. Kasi isipin natin, dahil kasi ito sa kasipagan ko, pinaghirapan ko kasi ito. Galing sa pawis at dugo ko ito. Kaya ang hirap bawasan ng ating kinita para magbigay. Totoo po, may bahagi tayo at sariling pagsisikap at pawis. Kaya tayo nagkaroon ng kung anumang meron tayo, pinagpursigihan natin. Subalit, kung babalikan natin, sino ba ang pinagmulan ng lahat ng ito? Sino ba ang nagbigay ng trabaho sa iyo, sa atin? Sino ba nagbigay ng kalakasan, ng pangangatawan natin para makapagtrabaho tayo? Sino ba ang gumigising sa atin sa umaga para magampanan natin ang lahat? Diyos din po nagmula ang lahat na ito. Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Diyos. Hindi sa sarili nating kakayanan, dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Pangalawang dahilan, maling pamumuhay. Ito, medyo palagay ko madami makaka-relate dito at isa rin ako dito. Maling pamumuhay o lifestyle. Ito yung sinasabi nilang living beyond our means o namumuhay tayo labis sa ating kakayanan. One day millionaire, sabi nga ng iba, ubos-ubos biyaya. Kaya nga din, hindi tayo makaahon sa pagkakautang dahil gumagastos tayo ng higit sa ating kinikita. Kikitain pa lamang. Ano ba yun? Halimbawa, first week pa lang, misisweldohin ako sa katapusan. Busing ko na, maiutang ko na, mai-advance na nga. Anong tawag doon sa ano? Maibali ko na nga. Naipangutang na, nagastos na sa isang okasyong, hindi naman, pwede naman sanang naging simple lamang. Pwede mo naman mairaos na simple. O pwede pa ngang, ano sabi ng iba? Lilipas din yan, sabi ko. Birthday ko eh. Hindi, lilipas din yan. Batid natin po, mahirap ang buhay. Ano? Napakahirap naman talaga ng buhay, lalo ngayon. Mahal ang mga bilihin, kakapiranggot pa ang kinikita. Sweldo natin, talagang hirap pagkasyahin. Ano? Ang problema nga, ganun na yung kalalagayan at sasabayan pa natin ng magarbong pamumuhay na hindi naayon sa ating kakayanan. Mahihirapan nga tayong magbigay o maghandog. Tungkol naman po sa pinagkakagastosan o binibili natin, ako po kamakailan, lalo na nung pandemic. At malaking tulong naman yung Shopee at saka Lazada. Talagang napakaalwan Ano ka lang. Tsaka napansin ko, may marami rin bagay naman na mas mura kaysa pupunta ka sa mall. Ang problema, bili tayo ng bili na inisip ba natin na ito ba ay talagang kailangan natin o gusto lang natin?
o trip-trip lang o wala lang tayong magawa lalo na nung pandemic. Is it really a need or just a want? Baka naman dala lang ito ng tinatawag nating impulse buying. Yung tipong binili mo lang nang di mo pinag-isipan mabuti. Yung bang balikan natin yung ano, yung Shopee at Lazada. Paano yung pindot dun sa ano eh? Natutunan kong pumindot ng add to cart. Ano yun? Add to cart. Meron pang gagawin dyan. Ano pa? Buy now. Yan. Check out. Ano? Ay, check out. Mali pa. Ibigay. Yun. Yung pala, pindot ka ng pindot. Pag pinagsama-sama mo na yung mga pinindot mo ng isang buwan, sabi, hindi, mura lang yun. Mga wala pa nga 100 eh. Eh, pinagsama-sama mo, napalaki na pala. Nakakalimutan mo namang maglaan para dun sa ating bills. Yung bills, bukod dun sa bills, eh dapat pag nakapaglaan ka naman dun, eh maglaan naman tayo para sa ating obligasyon sa iglesia. Kapag sa mahirap, hindi bukal sa ating loob. Ang hirap magbigay kung hindi ito bukal sa ating loob. At tayo ay napipilitan lamang. Sa halip, ayon sa talata na babasahin natin sa 2 Corinthians 9:6-8, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Ito pa, sabi nga natin, ang hirap nga ng buhay eh, no? Ito nagiging dahilan, dala ng kahirapan. Kaya medyo nagkakaproblema tayo. At hindi rin naman natin talaga masisirin. Pero kung titignan natin, dala ng kahirapan. Maganda yung ginawang example sa Biblia. Yung Mark 12:42-44. Sabi, lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Ang gandang example, ano po. Dalawang bagay po ang nais kong pansinin natin dito. Ito po yung sa anggulo ng kalalagayan ng nagbigay at doon sa yung biyuda nga na dukha. At yung kanya namang ibinigay, yung 2 salaping tanso. Hindi lamang po basta dukha ang sinabi. Hindi lamang po basta biyuda ang sinabi, kundi isang biyudang dukha. Pwede kasing biyudang mayaman. Eh, kung namatay ba naman yung dami niyang minana doon sa asawa niya, eh, milyonaryo pala. Wala nang katuwang sa buhay dahil biyuda na, dukha pa. Sa kabila po nito, hindi naging hadlang ang kanyang kahirapan upang makapaghandog sa Panginoon. Ang sabi, ibinigay ng babaeng iyon bagamat dukha ang buo niyang ikinabubuhay. Mukhang itinodo, no? Wala nang iniwan. Kalakip ng tapat na pagbibigay po ay ang buong tiwala na pupunuan ng Diyos ang lahat niyang pangangailangan. Yung po yung background nun eh. Talagang kwan eh. Nagtitiwala itong kwan. Yung biyudang dukha.
napupunuan ang kanyang pangangailangan. Yan. Mabilis talaga tayo. Magtatapos na po tayo. Inaasahan po ang bawat isa na maging mabuting steward o katiwala. Paalala lang po na pakakatiyakin natin nating mabuti ng ating pinangangalagaan at pinahahalagahan ay iyon lamang mga bagay na sinasabi sa Mateo 6:19. Ano sinasabi sa Mateo 6:19? Huwag kayong mag-iimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may mga nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-iimpok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Doon po sa matapat na nagbibigay, muli po, binabati ko po kayo at ipagpatuloy po ninyo ang magandang gawain ito na kaloob ng Diyos. Kaloob po ng Diyos yung pagbibigay. At sa ating medyo nagkakaproblema sa pagtupad, naway makatulong ang mensaheng narinig natin. Malinaw po ang epekto o naapektado ang ating pagtupad ng sa pagbibigay ng ikapo kapag hindi tayo mahusay na steward o tagapangasiwa o katiwala ng mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi lang po tungkulin ng isang Kristiyano ito, kundi tungkulin ito ng lahat. Ikaw, ako, tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos na tumupad nito. Hindi po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na magsalita dito sa harapan. Isang pribilehiyo po 'yon na makapagsalita. Hindi po lahat tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na ganoon. Hindi rin po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon sa ibang ministeryo. Ang gusto ko pong sabihin dito ay may mga gawain na hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon doon. Subalit ang gawain po ng pagbibigay ay kaya nating gawing lahat. Kaya nga example doon sa biyudang duka. Walang pinipili anong status mo. Biyuda ka, mahirap ka, mayaman ka. Pwede nating gawin. Mahirap, pero sabi nga ni Pastor, mahirap pero, Pastor Sam, mahirap pero posible. Para po, paalala lang po, para sa mga namumuno ng iglesia, mas matindi o mas mahigit ang inaasahan sa pag-iingat, pangangalaga at pangangasiwa ng naipong ikapo. Pakaingatan po natin ito nang hindi mawala o manakaw. Pangasiwaan po natin itong mabuti nang sa gayon ay maggamit ito sa paghayo at pagpapalaganap ng kanyang salita at sa ikalalago ng kaharian ng Diyos. Naway tayong lahat ay maging mabuting steward o katiwala, tagapangasiwa ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon nang sa gayon ay consistently and faithfully tayo makatupad sa gawain pagbibigay ng ikapo. Maraming salamat. Hindi ko po
ng buwan. Mayroon pong nagbigay na ng buhay para magkaroon po tayo ng panibasan ng buhay. Kaya po, tayo sa unang libo ng buwan ay inaalala po natin ito na alalahanin po natin kaya tayo nagbigay ng kanyang buwan para tayo ng pagkakalaman. 2,000 years ago, inalala po ay inihalimbawa po na natin Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay. Kaya bago po nagbigay ng buhay, ay gumawa po siya ng hapon upang malala po natin ang huling hapunan na ang kanyang katawan ay binigay natin kanyang tubo ay nagsiligay po upang sa ikakahugas na natin ang kalaman. Kaya pinagkang direkta, naalala po natin sa kagatang nangyayari ng buwan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Ang huling hapunan. Kaya po, sa lahat po makikibahay sa panahon na po na, siya sa akin dito po ang mga inyong mga sarili dahil bahagi po ito ng katunduan ng Panginoon na bago sa makikibahay sa kanyang banal na po na at alalahan siya. Siya sa akin po dahil sinasabi ko sa talata, kung sisiyahin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit pinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuloy niya tayo upang hindi tayo paparusahan kasama ng sanlibutan. Sapagkat kung yung kakain niyo ng kinakayan ko at inong sa upang ito, ipinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpagito. Ang sino man kumain ng kinakain at uminom sa upa ng Panginoon sa paraan tinalarapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao kaya sarili bago siya kumain ng kinakain at uminom sa upa. Sapagkat ang sino man kumain at uminom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahapulan laban sa kanyang sarili. Binibigyan ko po kayo ng Panginoon kung pangsiyak at ating pamilya. Kung tayo mo nang kapayipagali itong sinagamanan doon, hihingin mo ng kawa kasi bahagi mo ito ng kanyang kadahilan pang makabahagi sa kanyang kanyang. Sige po kayo ito natin. Kung pinagpapasalamat sa mga Diyos. Kapag ang bilang na sinahalala ito, tuwing unang linggo ng buwan,
Bawat isa po rin na ayayaan na dumako sa ating harapan upang lumampot, tumuha na ng elemento upang sabay sa tayo ng ating sa katuparan ng banda ng patuloy. Gawin po natin.
i-store up treasures in heaven ng Diyos. Salamat po sa pagkakaroon ng salita sa daily Bible study, sa aming prayer time, aming gawain sa discipleship ng Panginoon Diyos, dahil ito ay bahagi ng aming paglabo bilang pagkakilala sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon Diyos, dahil hindi namin kaya ng maintindihan, Panginoon Diyos, kayo kung hindi namin ito na pag-aaralan. Dahil kayo ang Diyos na nagbibigay ng pagtulong at pag-aaralan sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na nagsasalita sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Nawa pakinggan namin, Panginoon Diyos, upang magkaroon kami ng buhay na masusundan, Panginoon, ng masusunod pang henerasyon, Panginoon Diyos, sa aming pamilya, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan. Salamat ng Panginoon. Tanggapin po natin ang pagkakas ng Panginoon. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusan manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa na may buong pusong karunungan. Buong puso kayo umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos. At anuman ang iyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat tayo sa Diyos Ama. At lahat ang sasabi na, Amen. At bago tayo umuwi sa ating mga bahay, bago tayo umuwi sa ating mga bahay, patuloy natin awitan ang ating Panginoon.